Hello guys, so ngayon ituturo ko sa inyo ngayon kung paano mo ma-upload and ma-activate yung account mo using the pay later method, no? So dito sa Salvay World. So kung nakapag-order ka na ng package using the pay later, ito yung paano mo siya ma-upload yung proof of payment mo and ma-activate yung account mo, no? So punta ka lang dito sa punta ka lang sa salvayworld.com since meron ka ng account, no? So, punta ka lang dito sa salvayworld.com. Okay? So, ayan. Type natin sa browser natin. Ayan. So, nandito ko na ngayon sa pinakang website ng salvayworld. Then, ang gawin mo is i-click mo lang itong login button. Ayan. Click natin to. Then, itong menu sa taas. Then, i-click mo itong dashboard, no? Ayan. So, punta tayo sa dashboard. So, ayan, kung mapapansin mo, kung naka-order na siya ng pay later, no? So, meron siya dito ngayon, pending na sa taas, no? Pending na order number, and then, ayan, still pending, and please submit your payment here, no? So, gagawin niya ngayon, i-click mo lang itong here na to, okay? Ito, i-click mo lang yan para makapunta ka ngayon dun sa pag-submit ng payment, no? So, pwede rin dito ka pumunta sa order history, no? So, i-click mo tong menu. Dito mo rin makikita yung order mo. Dito sa orders. Okay? So, ayan. Click ko tong orders, no? So, pwede rin dito. Okay? So, ayan. Pag-scroll down mo, scroll down mo lang dito. Then, click mo itong pending na makikita mo dito. So, ayan. Pending. Ayan. Click natin. So, ayan. So, makikita mo dito, meron siyang pending na orders na number na 16710, no? So, i-click ko tong green na to para makita yung breakdown. Ayan. So, ayan. Dito. Click mo lang itong pay now para mapunta ka dun sa upload ng payment, no? So, ayan. Pay now, no? So, ang gagawin ko ngayon is, since pwede ko din itong i-upload din, pero pwede din dito para mas mabilis na sa taas, no? So, i-click ko na lang itong here na to. Ayan. So, i-click ko na, no? Ah, yun din pala yun, no? Dito din pala siya mapupunta. So, i-click ko na lang tong pay now, no? Ayan. So, ayan. Dito ka ngayon napunta sa... Ayan, dito scroll down mo lang, ano? So, pag nag-load na siya, ibig sabihin na nag-load na siya, scroll down mo lang, no? Ayan, may payment details, ways to deposit, banks, no? So, ayan. So, ang gagawin mo lang dito is fill up mo lang yung payment details ng kung saan ka nagbayad, no? So, since si ano is nagbayad sa ano, sa Palawan, actually, Palawan Express yung pinili niya, pero sa 7-Eleven siya nagbayad, no? So, ayan, kiklik ko tong Palawan Express, no? So, kung bank yung nilagay mo, dito, i-click mo lang din yung bank dito, no? So, ayan. Sa remittance tayo, since Palawan Express yung bayad, no? Ayan. So, ito yung pinagbayaran niya, no? So, ang gagawin ko ngayon is, ayan. Ayan. So, ngayon, ang gagawin ko is i-fill up dito yung reference number. Ayan. Sender's name, location, then additional notes, then i-upload mo dito yung payment, ano mo, yung proof of payment na picture, no? So, gawin mo, picturean mo yung ano. Ayan. Okay? So, ayan. Sasubmit ko na ngayon yung reference number, no? Tingnan ko lang yung reference number. Then, ayan. Ito yung kanyang payment, no? So, ayan. Kung makikita mo, 7-Eleven yan, ano? So, pinicturean lang niya. So, pwede ka ding magbayad sa 7-Eleven pero through Palawan Express, no? So, through Palawan Express ito, eh. Okay? So, ayan, ang reference number nito is, I think ito yun, eh, no? So, kung makikita mo, nandito na siya ngayon, no? Yung naka-upload na yung payment, no? So, ayan, so, ang gagawin mo lang is, para masubmit na yung payment mo is, click mo na itong commit buy, no? Okay? Commit to buy. Ayan, make sure your payment details are correct. Ang sabi ito, your order will be cancelled if details are not verified with the bank. Confirm.
So ayan, so kung mapapansin mo nawala na yung pending dito, no? So ang gagawin natin is antayin na lang natin ma-verify yung payment details natin, no? So it will take 24 to 48 hours, no? So 1 to 2 days yung verification ng payment natin. So pagka remittance, usually pagka remittance or Cebuana at Palawan Express is usually tumatagal ng 1 to 2 days, no? So be patient lang tayo, then always check na kapag ka may lumabas na dito na ready for activation na yung account mo, ibig sabihin no, na-verify na, no? So mamaya ipapakita ko sa inyo ngayon kapag na-verify na yung payment natin, then paano naman natin i-activate yung account na to, no? So kapag may verification na siya. Okay? So ayun, antayin natin yung verification. Ayan, hello guys. So after 6 to 7 hours na ano na na-submit natin yung proof of payment, ito lumabas na yung na approve na or na confirm na yung payment natin, yung payment natin kanina, no? So ayan, kung makikita mo dito sa taas sa dashboard, no? Meron dito ang sabi na payment for order 16710 is confirmed, no? You can now proceed to package activation by clicking here, no? So ayan. So ang gagawin lang natin is i-click itong click. Okay, so i-click ko na 'to. Alright, so ayan, napunta tayo dito sa page na 'to. So ang sabi dito is congratulations, you have successfully placed your order and you are now ready to activate, no? So ayan. So gold account. So click ko lang itong activate now. Ayan, loading siya. So ayan. So kapag lumabas na itong account mo na may genealogy, may pangalan mo, ayan. Ibig sabihin niyan, activated ka na, no? So ayun. So pwede mo na siyang simulan yung business ni Salvay World, no? So click mo na rin dito sa dashboard. Click natin 'tong dashboard para makita natin kung talagang gold member ka na. Okay? Or platinum, no? So ayan, nakikita mo dito, ayan, nakalagay dito gold member na siya, no? So kung platinum ka naman, nakikita mo diyan is dapat is platinum, no? So ayan, that's it. Thank you very much.